Hi guys! Kumusta kayong lahat? Kayo ba ay mahilig sa coffee? Kung mahilig kayo, tara, samahan niyo ko. Gagawa tayo ngayon ng masarap na dessert gamit ang coffee. So kung coffee lover kayo, siguradong magustuhan niyo ito. Napakadali lang ito at napakasimple lang at kunti lang masangkap na kailangan. At hindi rin natin kailangan dito ng steamer at hindi rin natin kailangan ng oven. So kayang-kaya niyo itong gawin sa bahay anytime. Perfect ito pang dessert. Pwede niyo rin po ito gawin pang handa sa kahit anong occasion niyo sa bahay. Napakasarap talaga nitong dessert na to. Anyway, kung bago ka pala sa aking Facebook page, my name is Risa. Please paki-follow para maging updated kayo every time na may bago tayong uploads. To start, meron ako ditong chocolate cupcake. Gumawa ko kahapon kaya gagamitin ko lang to pang base ng ating dessert. So dudurugin ko lang to, tatanggalin ko lang tong baking cup dito, and then dudurugin ko lang tong chocolate cupcake natin. Pwede kayo bumili kung gusto niyo lagyan, or kung ayaw niyo lagyan, pwedeng hindi niyo naman po. Anyway, tell me where you watch from and comment kayo sa baba kung taga saan kayo para next video natin ma-shoutout ko yung pangalan nyo. Ayan, okay na tong chocolate cake natin. Ayan po, durog na po yung chocolate cake natin. So ngayon, ilagay ko lang dito sa aking baking cup. Ayan, naglagay ako ng silicone cup tapos nilagyan ko ng baking cup. So lagyan ko lang itong mga 1 to 2 tablespoon each. Tapos gagamit lang ako dito ng 1/4 cup para i-press natin para maging buo yung cake natin sa ilalim. Ayan, gawin nyo lang po sa lahat. Pagkatapos nito, iset aside ko lang muna to, ilagay ko lang to sa refrigerator. So, para sa ating coffee cream, maglagay lang ako ng 800 ml na water, 200 ml na all-purpose cream. Pagkatapos, maglagay lang ako isang pack ng plain color na gelatin. Ilagay ko lang dito. Pagkatapos, ilagay ko na dito yung twin pack na coffee. Ito yung gamitin ko para ilagay dito. Pagkatapos, i-mix ko lang ito. Pagkatapos, maglagay na rin ako dito ng 1/2 cup na condensed milk. Kung wala kayong condensed milk, pwede kayo gumamit ng sugar. And then, maglagay na rin ako ng 1/3 cup na powdered milk. And then, i-mix ko lang. If you still watching this point, it means nagustuhan nyo yung recipe natin. So, paki-heart na tong video na to at comment kayo sa baba. I love coffee dessert. So, ngayon, on ko lang tong stove. Tapos, ilagay ko tong cooking pot. At, i-mix lang po natin. Keep stirring lang po tayo until mag-start niya siya boiling. Once na mag-boil na, pwede na natin i-turn off yung stove. So, ayan, okay na to. I-turn off ko na yung stove. Tapos, ilagay ko na dito sa ating pinanda kanina na mga baking cups. So, ayan, ilagay ko lang 1/4 cup each. Ayan, lagyan ko lang po lahat. So, pagkatapos ko nilagay lahat, ilagay ko lang to sa refrigerator ng mga 3 hours or overnight. So, after overnight, ayan na po yung dessert natin. Ready to serve na po. So, tatanggalin ko lang to dito sa molder and ilagay ko lang dito sa plate. Maglagay na rin ako ng chocolate sprinkle dito sa taas. Ito optional lamang po. Pwedeng hindi nyo po lagyan. Shoutout mo tayo kay Cheryl Umasas from Bohol. Ani Nigado from Kuwait. Virginia Taron from Quirino Province. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo. Ayan, ready to serve na po ang ating masarap na dessert. Ayan po, tingin palang masarap na lalo na pag natikman nyo na masarap po talaga tong coffee dessert natin. No bake, no steam, o diba? Pwede nyo na gawin sa bahay anytime na gustuhin nyo. At pwedeng-pwede nyo rin po ito ibinta, siguradong kikita kayo dito. Napakasarap talaga na dessert. So anyway, sana may natutunan kayo sa akin today. Huwag kalimutan, follow nyo yung Facebook page natin. Stay safe everyone, happy cooking, enjoy, God bless you all. See you in my next video. Pakishare na din tong video na to sa mga loved ones. Maraming salamat po.